isang sakit na hindi maiwasan, isang sakit na di masolusyonan, isang problema ang patuloy na kinakaharap ng karamihan, ang kahirapan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ang isa sa pinakamahirap na bansa. Tumatay ang nasa 30 milyong pamilya o dalawa sa bawat limang tao ang patuloy na nakakaranas ng kalbaryong ito. Alam naman natin na kahirapan ang isa sa pinakadahilan kung bakit bagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Bawat barangay ay may tinatayang 27% ng kanilang populasyon ay mahirap ayon sa Philippine Statistics Authority. Silong sa Barong-Barong. Ang aming grupo ay napagpasyahang magtungo sa Barangay Toklong, Pinakaay sa Village upang doon magsagawa ng dokumentasyon na magpo-focus sa paksang kahirapan. Kaya namin napili ang Barangay Toklong dahil kilala ang barangay na ito sa pagkakaroon ng maraming kaso ng mga taong salat sa buhay. Nung kami makarating sa Barangay Toklong, Pinakaay sa Village, agad naming tinungo ang nasabing lokasyon kung saan tatagpuan ang aming panauhin. Medyo mahaba-habang lakaran, ngunit ito ay aming patuloy na tatahakin upang agad na makarating sa tirahan ng aming panauhin. Musta po? Magandang umaga po. Ito pa rin. Ano pong pangalan nyo? Marilyn. Buong pangalan po? Marilyn Saure. Okay po. Ilan taon na po kayo? Kamusta naman po yung pamumuhay nyo rito? Nakakaraos naman po. Pero medyo mahirap po. Mahirap. Yung mga ano nyo po, ilan po kayong magkakapatid po sa pamilya nyo po? Isa lang. Ikaw lang po yung solong kapatid. May asawa po? Single. Pero may anak po. Ilan po sila magkakapatid? Ilan po yung lalaki doon? Tatlo. Tapos dalawang babae. Okay po. Tara po, pasok na po tayo. Wala po kayong aso dito? Sa isang maliit na barong-barong namin natagpuan ang pamilya ni Ate Marilyn. Ito na ang kanilang nagsisilbing tirahan sa loob ng maraming taon. Ayan, magandang umaga po. Ano nga po uling pangalan nila? Marilyn Saure. Marilyn Saure. Kamusta po yung pamumuhay nyo rito sa barangay Pinagkaisa? Ano pong pamumuhay nyo rito? Ayun, maayos pa rin. Maayos pa rin, pero nahihirapan po. Nahihirapan ako. Sa hirap ng buhay po, no? Nahihirap talaga mabuhay, lalo na kapag ganito at mainit. Nainitan po kayo dito, no? Araw-araw. Ilan taon na po kayo? 42. Kamusta naman po? May trabaho po ba kayo ngayon? Wala. Sa lunes pa. Kada isang linggo po, ilang beses po kayo nagtatrabaho sa isang linggo? Isang linggo lang. Isa sa isang linggo? Mm-mm. Tapos ang kinikita nyo po sa isang araw? 100 lang. 100? Ang hirap po ng buhay. Eh, napapagkasya nyo naman po yan. Paano nyo po napapagkasya yun sa pang-araw-araw nyo po? Minsan gulay lang. Gulay lang. Tapos, kaunting kanin. Ang hirap po nun. Ilan po kayo rito sa bahay? Lima. Tapos yung 100 pagkakasya nyo po yun sa loob ng ilang ano po? Araw? Isang araw lang. Isang araw. Umaga, tanghali, gabi na. Kaya ang hirap po talaga ng buhay nyo, no? Kamusta po? Ano po bang natapos nyo sa pag-aaral? Grade 1 lang. Grade 1? Sa buhay po natin ngayon, kapag hindi ka po nakapagtapos ng pag-aaral, mahirap po mga ng trabaho na po. Napapansin nyo po, no? Napakahirap talaga. Ilan nga po kayong magkakapatid? Tatlo. Dalawa na lang kami. Dalawa na lang kayo. Asa na yung dalawa pa? Ando, may asawa na. May asawa na. Bali ngayon, di nyo na po siya nakakasama. Hindi. Solo na lang po kayo. Asawa po? Wala na. Single lang ako. Single na.
Kamusta naman po? Bakit po kayo naghiwalay? Ewan ko, hindi ko alam. Ha, hindi mo rin po alam. Dala na lang ng pangyayari, no po? Pero nasa na po siya ngayon? Alam niyo, may balita pa po ba kayo sa kanya? Nasa na po ba siya ngayon? Sa ano na niya? Sa kabit na niya. Ah, sa kabit na niya. Isang salita, ngunit maraming pamilya ang napunip. Isa sa mga dahilan kung bakit ang kahirapan ay nananatiling nakasabit. Kabit. Aming napagtanto na si Ate Marilyn pala ay solong ina dahil ang kanyang asawa ay may iba nang kinakasama. Kahit isang beses na po, hindi na po siya dumadalaw, gano'n. Minsan-minsan lang. Siguro sa isang buwan po, pupunta po siya kada buwan. Mm-hmm. Kakamustahin lang po kayo, gano'n. Nagbibigay naman po ba siya? Oo. Mga magkano po? 1,000. 1,000. Ilan po lahat ng anak nyo ngayon na kasama nyo po dito? 3 lang. 3 lang. Pero ilan po talaga lahat ng 5. 5. Asan na po yung 2? Sa papa nila. Ah, bali, hinati nyo po. Ano po yung napunta sa inyo? Yung mas bata o yung mas mga matatanda? Malalaki. May mga trabaho po sila? Wala, nag-aaral yan. Nag-aaral lahat? Okay po. Ano pong mga grade nila? Grade 3, grade 2, grade 4. Grade 5 pala. Grade 5. Sorry ha. Nakaka-ano po ba sila? Araw-araw naman po nakakapasok? Mm-mm. Minsan hindi. Minsan hindi? Mm-mm. Wala kasi baon. Okay po. Pag, di ba 100 lang po yung kinikita nyo, tapos may pambaon pa po sila. Mm-hmm. Paano po yun? Paano nyo po yun pinagkakasya ng ganun? Eh, sa kanila. Balang diskarte na lang. Mm-hmm. Magkano po binibigay nyo sa kanila? Minsan 100 ito yung aking panganay. Tapos ito yung 20, yung grade 3. Okay po. Matapos ng panayam namin kay Ate Marilyn, nininom niya na iba-iba ang budget nila sa araw-araw, kaya hindi niya masasabi ang eksaktong alokasyon nito. Bukod po sa inyo, yung mga anak niyo po ba kahit papano parang nagdidiskarte ng pangkain sa araw-araw, ganun po, may mga trabaho, ano naman po yun? Nangangalakal sila. Nangangalakal po. Magkano naman po yung mga kinikita nila doon? 100. 100. Pang isang araw. Mm. Sa loob ng isang buwan, sa tingin nyo po, magkano po yung nakukuha niyong pera? Minsan wala eh. Minsan wala. Ayon kay Ate Marilyn, paminsan-minsan ay dumidiskarte ang kanyang mga anak ng pera sa pamamagitan ng pangangalakal. Nakakalungkot na sa murang edad ay nakikipagsapalaran na sa parisahan ang kanyang mga anak. Sila po yung mga anak ni Ma'am. Ano pong pangalan niyo ulit? Marilyn Saure. Marilyn. Ayan po yung mga anak ni Ma'am Marilyn. Ano pong pangalan nila kuya? Pangalan niyo po? Saure po. Ano? Junior po. Pangalan po? Ano po? Junior po. Pa? Junior. Junior. Saure. Kayo po ma'am? Christine. Christine. Ayan Saure po. Ayan po, magandang umaga. May mga konting katanungan lang po kami tungkol. Ano pang grade nyo na po? Grade 2 pa lang. Grade 3? Balik po. Grade 3, ikaw? 5. Grade 5. Ilang taon na po kayo? 17. 17? Tapos grade 3. Bakit po kayo huminto ng ganong katagal? Ano? Lumayas po ako. Po? Lumayas. Lumayas. Ah, matagal kaya na po kayo umalis dito? Po. Umaalis-alis po kayo dito? Paano lumayas po? Ano pong ginagawa nyo? Napunta po lang ako sa tita ko. Sa tita mo? Tapos babalik ka po dito? Kaya nahihinto po yung pag-aaral nyo? Hinusunto po ako ni mama na sa ano, sa Binakayan. Tagasan po ba yung tita nyo na yun? Binakayan din. Binakayan. Eh, bakit po kayo ano, naglalayas? Ano po ang dahilan nyo? Wala. Gusto nyo lang po? Kasi mas dun po kayo sumasaya. Okay po. Tapos yun, lagi nyo po siyang ginagawa kaya hanggang ngayon grade 3 pa rin po kayo. Nahihinto po yung pag-aaral nyo. Mga gano'ng katagal po kayo nag-i-stay dun kapag napunta po kayo dun? Isang buwan. Isang buwan ba? Mga isang buwan. Pero dahil dun, isang buwan kang wala, nadadrop out ka palagi sa school. Ikaw, anong grade mo na wala? 5. Grade 5. Saan ka nag-aaral? Diyan sa Alapan. Parehas lang kayo ng school. Okay. Kamusta naman pag-aaral mo? Okay lang po. Hindi ka humihinto sa pag-aaral? Tuloy-tuloy? Hindi ka naglalayas kagaya ng kuya mo? Hindi po. Ayan, kaya Junior, kamusta po pag-aaral? Ano naman pong lagay niyo sa school? Wala lang. Wala lang. Ngayon, nag-aaral pa rin po kayo. Nag-aaral po kayo. Hindi pa kayo humihinto. Ngayon, bali, balak niyo na po siyang ituloy-tuloy o balak niyo pa rin pong maghinto-hinto? Tuloy po. Itutuloy-tuloy na. Ikaw, Christine, kamusta sa school? Okay lang po. Okay lang. Kamusta pag-aaral? Nakakaraos naman ba? May top naman ba? Meron po. Meron. O, anong top yan? Meron. Ayan. Eh,
Magkano bawal mo sa isang araw? 20, minsan 10-15. Kay kuya mo? Ganun din po. Napapagkasya nyo siya sa buong klase nyo? Opo. Ano bang oras kayo napasok kada araw? 11:45. Nang sanghali? Tapos uwian nyo? Alas 6. Siya? Ganun din. Ganun din, parehas lang. Sabay-sabay po. Sa taas ng bilihin natin ngayon, alam nating hindi sapat ang 20, 15 o 10 nilang baon upang makaraos sa loob na maghapon sa paaralan. Oo, baksak na po. Diyan po kayo natutulog? Dito sila natutulog mga anak ko. Baksak na yun. Ay, sira na po. Paano kung ang tinatawag nating pahingahan ay hindi naman komportable para higaan? Isang malapad na kahoy na may malaking butas sa gitna, ayan ang nagsisilbing kama ng mga anak ni Ate Marilyn. Saan po kayo nagluluto ng pagkain dito? Ah, dito. Tapos dito, natutulog sila. Diyan po kayo natutulog. Okay po. Eh, saan po yung ano nyo dito, CR? Dito po? Bale, dito na rin po kayo naliligo. Saan po kayo dumudumi dyan? Dyan na rin sa CR. Ah, dyan po. Pwede po pumasok? Eh, salamat po. Ayan. Dyan sila naliligo, dyan na rin sila dumudumi, dyan na rin sila umiihi. Ang hirap ng buhay nila. Comfort room kung tawagin, ngunit mahirap maging komportable. Ganyan mailalarawan ang kubeta nila Ate Marilyn. Ngunit kahit na ganun, salamat pa din na kahit papano ay mayroon silang kubeta na nagagamit sa araw-araw. Baka kayo dito ng ano, yung sariling, yung kuryente po, parang sa inyo na mismo yan. Dinap lang kami. Ah, sige. Yung tubig po, meron kayo sariling ano? Or nagbobomba. Ah, saan po? Yung pwede po ba pasamaan? Kaya samahan mo muna doon. Yung sa igiban. Ikaw nag-iigib. Asli. Le. Dito po lang naman din eh. Dito na. Samahan mo si ate. Magdala ka tayo ba isa? Bili niya. Ikaw na lang mag-gana, tapos ako magbubuhat. Kaya ko magbuhat. Halika. Isama mo. Ikaw na nga eh. Isama mo. Masama mo kasi mo. Ikaw ko yun, nag-iigibig ko lalaki. Kami papagaling. Ano nga, sige nga yan. Bili niya. Kailang naman yate. Ano lang, sabit kaya mag-uumba. Kunti lang. Magkaganyan ka lang. Samahan mo, May. Dalawa kayo ni Kuya. Hindi na, May. Dalawa tapos na. Ay, ka na lang, May. Bumba ka lang, May. Kayo nga, dalawa eh. Sige, lalaki tayo. Dalawa naman sa mata. Ito, May. Kasama lang po. Ano po dyan? Ano yung kayo natutulog sa kanila? Apo. Kapansin-pansin na ilang metro pa ang nilalakad para lamang makapag-ikip ng tubig. At sa katotohanan, di lamang isa o dalawa ang timba ang pinupuno nila sa araw-araw. Kaya masasabi natin literal na mahirap ang buhay nila. Tapos, doon lumalabas yung tubig na galing sa ilalim ng lupa. Sunod sa akin, kahit nagigit na lang? Oo.
Tapos ito na, ito yung nakuha nilang tubig. Tapos ayun yung dadali nila doon, gagamitin nila panligo, panghugas, ganun. Ayun ka na kayo. Matapos nilang mag-ikip ng tubig para punuin ang dala-dala nilang timba, ay napagpasyahan na nilang bumalik dahil marami pa ang nakapila para mag-ikip ng tubig. Ilang metro pa ang lalakarin bago makabalik sa kanilang bahay. Ganito ang araw-araw na gawain ng pamilya ni Ate Marilyn upang makakuha ng tubig na magagamit sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kahit ito ay mabigat at mahirap, wala silang magagawa kundi magsakripisyo para sa kanilang pangangailangan. Dahil lang tubig ang nagsisilbing buhay ng bawat tao sa gitna ng kawalan ng kasaganahan sa buhay. Tapos ayun, yung mga naipon nilang tubig ay nagagamitin nila pang hugas doon sa kanilang kusina nang gamit yung mga ano. Ayan, tapos ayun na rin yung pinaliligo nila doon sa kanilang CR. Alam nyo rin yung magagamit yung kawali. Yung mga nakuha nila tubig dito iniimbak para gamitin nila kung sakaling gagamitin na nila. Ganun. Tapos dito naman, diba? Tapos dito sila nag-uhugas. Tapos dito sila naliligo. Dito. Mga grocery po na nalikom namin. Meron po ditong mga bigas, mga dilata po, tsaka mga kakailanganin niyo po. Baka po mabili po kayo dyan, iba diba po? Ayan po. At meron pa pong pabulte. Ito, ito po ma'am. Sana po ano, matulungan po kayo niyan. Maliit na bagay lang po yan pero tanggapin niyo po. Yun lamang po. Thank you po. Tunay na nakakatawang pagmasdan ng ngiti ng isang ina sa kabila ng kalbaryong kanyang kinakaharap. Nakakatuwa na sa simpleng donasyon at tulong na aming ibinigay ay kanya itong sinuklian ng ngiti niyang makulay. Sa hirap ng buhay ay masasabing para sa kanila na ang kaunting tulong ay nagsisilbi ng yaman. Ang sarap sa pakiramdam na masilayan sa kamera ang ngiti ng isang kahangahangang ina. Isang dakilang ina at ang kanyang dalawang anak ay siyang patuloy pa rin tinatahak ang gitna ng daang malubak. Matapos naming humingi ng panayam kina Ate Marilyn, ay napagpasyahan naming maglakad-lakad para magtungo sa kanilang barangay upang doon magtanong-tanong at humingi ng panayam. Sa kasamaang palad, naabutan namin sarado ang kanilang barangay kaya naman wala kaming napagtanungan na kahit sinong opisyal na naroroon. At dahil wala kaming mapagtanungang opisyal na naroroon, napagpasyahan naming magtanong-tanong na lamang sa mga residenteng naroroon at kanilang nabanggit ang eskwelahan sa tapat nito. Dako naman po tayo dito. Pagtingin po natin dito, mayroon pong hindi tapos na infrastruktura na kung saan tura po, base sa akin nakalat ng mga sinasabi po ng tao, dito naman po nag-aaral yung mga daycare nursery na inisponsor na ng Koreano. Ang nagpagawa daw po na ito ay mga Koreano din. Yung mga bakal po na yun na sobra, ayan po yung tanda na hindi pa tapos gawin ito. Sakto lang ito. Pero nag-aaral po dyan yung mga bata na nursery daycare. Wala na po yung kasi Sabado ngayon. Kaya sarado po yung school. Yan, ngayon nga tapos na tayo mag-interview sa isang pamilya pa kay Ate Marilyn dito sa Barangay Toklong at napakainit, malamok at saka wala sila sariling ano, yung ano ng tubig, yung parang extension kung saan sila kumukuha ng tubig, kailangan pa nila pumunta ng malayo para magigib. Tsaka malamok din dito, sa tingin ko ito yung dahilan kung ba't malamok dahil sa mga basura na hindi rin nakala tsaka sa hindi malinis na tubig na nanggagaling dito sa ilog.
Sa kalagitnaan ng aming paglilibot-libot sa barangay nila Ate Mariling ay may nakasalubong kaming isang matanda na may daladalang kariton na may lamang karton at nabanggit niyang dadalhin niya ito sa kalapit na junk shop. Dito tayo ngayon sa loob ng junk shop. So, ito po yung mga kalakal po na nabibili po nila mula po sa mga tao po na nandito rin sa barangay. Ayan po. Tapos ngayon po may... Nakalulungkot lamang isipin na sa kabila ng kanyang katandaan, kung saan ang kanyang natitirang oras ay dapat sa sarili at sa pamilya nilalaan, bagus, siya ay patuloy na naghihirap. Ang madayang laro ng buhay ay patuloy na hinaharap at ang magulong daan ng buhay ay patuloy na tinatahak. Hello po kuya, magtatanong lang po. Dito na po kayo, parang sa inyo na po ito lahat. Ano po yung ano, yung bentahan nyo po ngayon dyan? Pag plastic po, ano, ibig po ang kilo nyan pag plastic. Pag bote, peso isa. Pag sa karton naman, 3 peso yung per kilo. Ah, malaki naman po yung nakikita nyo ngayon. Kinikita. Sakto lang naman. Tama sa po, kunan. Dinadala po yung mga ganyan pag nakuha nyo na po? Malayo po yan eh. Kasi classify po yan eh. Yung karton, sa kampo yan. Sa... Nalimutan ko yun. Sa... Anabo. Anabo. Yung bote naman, hinuhugasan po namin to. Tapos po? Tapos di-deliver namin sa service 23. Mm-hmm. Pinipili po namin para hindi siya mahirapan yung matanda. Pinipili namin bago namin timbangin. Kasi binubukod namin yung reject, mga gaya nito. Tapos hindi nyo na po, hindi nyo na po ba yung binibili pag hindi ganyan? Po. Mga ganito lang po. Ano nyo po dito? Pamuha nyo dito. Hindi naman po mag-ibig. Nakadudurog ng puso ang sitwasyon ni nanay at ang sitwasyon pa ng maraming Pilipino na patuloy na naghihirap at patuloy na hinahangad ang pagbagong kanilang pinapangarap. Hello po, nandito kami ngayon kasama si Kuya. Ano po pangalan mo po? Jun. Si Kuya Jun po. Ilan taon ka na po? 56. Taga dito ka po, matagal na po? Dito lang kayo. Ah, dyan lang po. 7 years. 7 years na. Matagal-tagal na rin po. Ganto pa rin po yung pamumuhay niya simula noon. Hanggang ngayon. Sarado po yung barangay hall po dyan, yung nadaanan namin. Ano pong ginagawa niyo? Saan barangay hall? Dyan po. Ito. Opo. Hindi naman yan ang talagang barangay namin. Saan po? Ang barangay namin doon sa pinagkaloob, doon sa kabilang tuklong. Yun ang barangay namin talaga, hindi... Wala kami ano dito. Ah, ano po yan? Multi-purpose lang yan. Ah, multi-purpose lang yan. Saan po kayo lumalapit pag emergency doon po? Oo, doon. Sa tuklong. Doon po palagi pong may tao po doon. Oo, yun, doon din wala doon. Kahit anong oras, may tao talaga doon. Sige, thank you po. Saan po yun? Saan po? Sa kabilang ano pa, kabilang... Barangay? Oo, hindi dito. Kabila, malayo pa, malayo. Dito po kami dadaan? Hindi, walang daanan dyan. Saan po? Iikot pa kayo. Ang barangay talaga ito eh, natin dito. Dyan sa ano, tuklong. Oo, ngayon, tuklong. Dito lang. Ito yung tuklong nga, dito sa tuklong. Eh, pinagkaloob yun dyan. Pinagkaloob yun. Ito po. Dyan sa tuklong. Yung makababa ng tulay doon. Di ba may makikita kayong tulay doon paano? Pag dito po lumabas, tapos po? May makakita kayong tulay doon. Tapos po? Pag dating nyo sa tulay, pagbaba nyo sa tulay, kakanan kayo. Yung kaprasong lakad lang. Ah, okay po. Yun na mismo ang barangay doon. Okay po. Thank you po. Napakabait at masasabing matulungin si Kuya Jun at ang kanyang kasama. Salamat sa kanilang pakikisama sa aming isinagawang panayam.
Dahil sa kanila, nalaman namin ang ilang mga bagay at estado ng pamumuhay nila sa kanilang barangay. At dahil din sa kanila, ay nalaman namin kung saan matatagpuan ang kanilang mismong barangay. Lahat tayo papunta ang barangay Taklong na kung saan doon pumupunta yung iba't ibang maliliit na barangay kung mangingilang sila nung kapag may mga emergency nito pa. Direksyon! Mag-iis din tayo tapos gaganan tayo pupunta tayo na kaliwa at kaliwa para mapunta natin yung barangay. Cut! Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay naisipan naming tanungin ang nakita naming mga lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada upang hingian ng panayam. Matapos ang ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating na rin namin ang mismong barangay hall ng barangay Tuklong. Ngayon naman nandito na kami sa barangay hall ng Tuklong upang kumausap ng mga ilan sa mga opisyal na namamahala dito sa barangay. Andito po tayo ngayon kasama si Sir, ano po pangalan niyo po? June. Sir June din, kagaya ng... Ay, Sir June, ano pong posisyon niyo po dito? Lupon. Lupon? Lupon, taga-Pamayapa. Taga-Pamayapa. Ano po yung parang ginagawa po ngayon, parang project ng barangay niyo po? Kung nga may alam po kayo ngayon. Maraming project ang barangay namin. Ah, sa usaping, ano po, kahirapan po, meron po ba kayong mga agenda na sinasagawa sa ngayon? Kagaya po ng mga ano? Yeah, pagbibigay ng ayuda sa mga tao na mahihirap, katulad ng mga binahagyan. Ah, okay. Maganda naman po yun. May nakausap din po kami nun sa ano po, na isang pamilya po na nagbibigay naman po ng mga ayuda yung mga barangay. Oo, dito sa amin, ganoon talaga. Pagka medyo merong konting kalamidad, talagang hindi pinababayaan yung mga mamamayan dito sa barangay. Marami pong ano dito, parang pag emergency maraming naman napunta po dito. Parang emergency na lang. Yung emergency po, kunwari may mga ano, nangyari na kailangan ng tulong kasi may na ano. Oo, 24/7 lang mga ano namin dito, ang pag-rescue namin. So, ang ambulansya namin dito, dalawa. O, pagka may pagkakailangan ng mga dad dito sa ano ng tuklong, yan, takbo lahat ng aming anong yan. Sige po, ang ganda po. Thank you po. Nasaan po yung barangay captain po? Nasa bahay pa niya. Ah, kasi po linggo po ngayon eh. Mamaya ako pa siya susunduin. Mga anong oras po yun? Baka mga alas 5 pa, gawa nang may nag-imbita sa kanya po, may pupuntahan kami. Kaya... Maya pa siya kapitan. Sige po, thank you po. Okay, thank you. Pagtapos ng aming isinagawang dokumentasyon at pakikipagpanayam sa buong maghapon, aming napagtanto na kumukulo na pala ang aming mga tiyan. Kaya't napagpasyahan na naming humanap ng makakainan. Andito po kami ngayon na aking mga kasama sa dugong at kung boyaks gagawa. Tapos makain kami ngayon na kakain pa lang pala. Kami ngayon ng judo dahil sa exhausting na nangyari dun sa loob. Kasi nga mainit. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Maraming salamat po sa biyaya ibinigay ko yung sa amin sa araw-araw. At sa ilo po sa kami ngayon. Okay. Kain na. Grabe, nangyari sa loob nung Ito pala yung buhay nila doon. Kung hindi pa natin mapupunta, hindi natin madalaman. Ito po eh, sabihin mo. Ganun talaga yung buhay nila doon. Sobrang hirap, pero kinakaya nila para matubunan yung pangangailangan nila sa araw-araw. At hindi sila magutom. Nangangalakad sila, bibenta. Ayun. Walang nagbago, ganun talaga yung buhay. Sabi nga, tadhana na daw, wala na daw sila magagawa doon. Pero, ipagawa pa rin sila ng paraan para may para makalaos sa araw-araw. Diba? Diba pa rin ako? Munting tahanang nagsisilbing kusina sa umaga, palikuran sa hapon at tulugan sa gabi. Ayan ang araw-araw na kalagayan nila Ate Marilyn kasama ang kanyang dalawang anak. Marami pang pamilya ang katulad nila Ate Marilyn na patuloy na kumakayod.
patuloy na lumalaban sa gitna ng walang kasiguraduhan, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kanilang kinabukasan. Hindi na nga bago ang issue ng kahirapan sa Pilipinas. Ilang dekada na rin itong problema at mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nasusolusyonan. Hanggang kailan nga ba ito mararanasan ng maraming Pilipino? Ilang pangarap pa ba ang sisirain nito? Ilang pamilya pa ba ang pahihirapan nito? At sa sandaling oras ng aming pagtuloy sa bahay nila Ate Marilyn, naramdaman namin ang hirap ng kanilang buhay. Hirap na araw-araw nilang tinatamasa. Pero sa loob ng munting tahanan na ito, sa loob ng tagpi-tagping yero, at sa loob ng apat na sulok ng dingding na ito, dito nabuo ang mga tawanan, mga simpleng kwentuhan na kanilang pinagsamahan, na babaunin nila hanggang pagtanda at magsisilbing alaala ng kanilang munting pamilya. Dito nagtatapos ang aming dokumentaryo. Magandang araw at maraming salamat, Pilipinas.